So, hi guys! For today's video ay sasagot ako ng limang katanungan mula sa aking IG question. So, gagawin ko siya habang gumagamit ako ng aking nighttime skincare routine, ang foaming facial cleanser. So, ito yun guys. So, ang una po nating katanungan ay, total ilan na po ang naparetoke nyo? Hindi ko po alam kung maniniwala kayo, pero mostly talaga, ang dami nagsasabi sa akin na halos lahat, gawa ang balakang and everything. But ang unang-una ko pong pinagawa ay ang aking ilong. And then recently ay nagpa-chinog ako. So dalawa na yon. Pero ang karaniwan na pinapagawa ko ay liposuction. Aminado ako dun guys, pero pinapalipo ko lang po yung mga parts ng katawan ko na hindi kaya ng diet na ginagawa ko. Katulad ng puwet, balakang, and ng aking braso. So, super laki po talaga ng aking balakang. So, ilang beses ko na po siyang pinabawasan. Kaya dito sa TikTok, marami nagtatanong kung pinagawa ko nga daw ba ang aking balakang. So, ilang beses ko na po siyang pinabawasan. Next, we all know that your business is successful. What more business you want? So, natupad ko na po na magkaroon kami ng farm. And isusunod ko po yung construction business. Ang dami-dami ko pang gustong ikwento, but yung realization ko ngayon, everyday parang nagiging routine na lang yung ginagawa ko. So, gusto kong mas ma-excite pa or magkaroon ako ng bagong adventure sa buhay. So, ano nga daw bang size ng aking waist? Ayan, waistline. So, before nung dalaga ko, 24 inches. Pero ngayon, I think it's 27. Ano daw gamit ko sa underarm? Siyempre, Brilliant K, pero super itim po talaga ng kilikili ko before. Kaya, nakatulong din po talaga yung laser po na ginagawa namin sa spa. And yung ating last question, what are your success habits? So, yun nga, ako yung tao na hindi ako morning person. Pero siguro, yung pinaka ay yung direction ko towards dun sa task na gusto kong gawin. So every night, iniisip ko na yung gagawin ko for tomorrow, nililist down ko na ano nga ba yung mga dapat kong maka-complete. Para po kinabukasan, wala akong malimutan or kung may hindi man ako natapos, matatapos ko po ulit sa mga susunod na araw. So I made sure that I have directions, I know what to do. And syempre, by listing down sa gabi kung anong dapat mong gawin, nalalaman mo kung ano nga ba yung mga dapat mong i-prioritize or pwedeng sa ibang araw mo na lang gawin. So, yun lang. Comment lang kayo for more as Miss Glenda episode. Yun lang, bye-bye!